mga kapatid, mga mamshies, samahan niyo po ako sa pagluluto ngayon sa ating menu na Pickle Express with my own version. So, it's Sunday, it's a Lord's Day. So, sino sa inyo ang may trip na magluto ng Pickle Express? Samahan niyo po ako sa aking pagluluto at sa aking buhay, may bahay. Tara! So, unahin muna natin yung ating syempre of course ang ating ginger Luya. Make it brown, konti, golden brown, not brown na brown. So, we follow yan syempre ng ating puting sibuyas. So, sautein natin siya until the onion is translucent. Lapakatasin natin siya para masarap talaga siya. And the garlic, of course. Kailangan din ng garlic. So, may kasabihan nga, garlic is antibiotic. So, maganda siya para sa pagpababa na may mga blood pressure. So, nauna na natin si oil. A little bit of oil kasi may oil kasi yung pork natin. So, pinili natin yung tigi. So, we will see. Ito na po yung ating tigi or hips ng baboy. So, kailangan washed well siya para of course, malinis yung isa-serve natin for our family, friends, and loved ones. Na po siya, kailangan muna natin siyang haluing mabuti para mag-absorb yung all the ingredients sa ating pork. Pork belly. Ay, not pork belly, it's pigi. So, hip. Am I right? Dahil own version ko siya, kaya pinry ko yung pigi ng baboy. Kung ano yung outcome for our menu for this lunch. Ang ating chadang Pickle Express. Pwede natin siyang takpan. Let's simmer muna for at least 20 to 30 minutes. We'll cook this for medium fire para maganda yung paglambot ng ating tigi ng baboy. So, after a minute, ito na po siya. Dadagdag na natin yung ating bagoong. So, pinili ko yung fresh na bagoong. Alam mang hindi yung luto na. Para at least isabay, masabay siya sa pag luto ng baboy nang mag-absorb yung kanyang lasa. Sumama yung kanyang lasa. Ito, the hollow portion na ang lola nyo. Pasensya na sa paligid. Dahil along the highway yung aking venue. So, ganun lang siya. Haluin ng mabuti. Do not add anything. Hindi ako mahilig sa, ano, ng MSG. Ito tayo ng black pepper. And then, yung ating bay leaf. But, anyway, optional lang naman siya. Ako mahilig talaga sa bay leaf. Kasi ayoko yung may amo yung baboy kahit na marami siyang washed pa. So, tatakpan na po natin siya. Para talagang lumambot. Diyos ko, Panginoon ko, mga punyeta, itong mga kasama ko, ang ingay-ingay, nagbablog ako rito, mga buisit kayo ha, manahimik kayo.
So, ayan na siya guys. Pasensya na. Uminit naman yung ulo ng lola nyo kasi ang ingay-ingay nila. Concentrate ako sa ginagawa ko para naman to sa kanilang lunch. Ang ingay-ingay ng mga punyetang to. Ayan, tatakpan muna natin muna siya. For at least 15 minutes. And then we will see. Cha! Simmer. Ayan na po siya. So, tatry natin kung malambot na si pork. Ay, malambot na. So, the next na po natin ay ang ating gata. I prepared po talaga na fresh gata po siya. Yung purong-puro. Ayan, as you can see, para siyang milk. Talagang-talaga. Ito na halo ang first one ninyo. Until mag-sticky yung coconut natin. Natin siya ulit. Para to finish our menu. Tarin natin yung fire. Ayan. 5 minutes. Oh my God! Ang bango niya. Ayan na po siya. Talagang gatang-gata siya. Sticky na po siya mga kapatid. Ingredients is, i-garnish ko na lang po siya kasi may kakain po kasing mga bata so hindi ko siya pwedeng ihalo agad-agad. On top na lang muna si sealing green para makakain po yung ating mga kids. Our onion leeks. Ang sarap niya mga kapatid, ang bango. Ayan na po siya. Paluto na po siya. Within 2 minutes, luto na siya mga kapatid. So, excited na ako para sa ating Bicol Express. Thank you mga kapatid. Sinamahan niyo ko sa aking pagluluto.